aware of that, pero wala naman ako magagawa. Ayaw ko namang ikulong ang sarili ko sa loob ng bahay para lang maging safe. Malapit na matapos ang taping natin at ayaw ko namang mahinto na naman yun. Alam ko maraming projects na naka-line up pa kay Direk. Patuloy ang kwentuhan nilang dalawa habang kumakain. Pagkatapos ng taping natin, kakausapin ko si Direk na kung pwede ay reschedule muna natin ang start ng taping sa new project natin para naman makapag-focus muna tayo sa investigation. Uminom na muna si Madison ng tubig sa kanya pinunasan ang paligid ng labi niya gamit ang tissue. Tipid niyang nginitian si Jaime. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ang new project nating dalawa, Jaime. Pag-aamin niya na kinakunot ng noon ni Jaime. Uminom na rin muna ng tubig si Jaime bago niya sinagot si Madison. What do you mean? Naguguluhan niyang tanong. Wala pang artista na nag-decline ng mga offer ni Gary dahil siya ang pinakamagaling na direktor. Napayuko si Madison saka siya humugot ng malalim na buntong ininga. I'm pregnant, diretso niyang sagot. Natulala naman si Jaime. Pakaramdam niya'y nabingi siya sa sinabi ni Madison. Nililigawan niya si Madison at alam na ng publiko ang tungkol sa kanilang dalawa. Tapos malalaman niyang buntis si Madison. You're kidding, right? Nakangiting saad ni Jaime. Umaasa na sana ay nagbibiro lang si Madison. Nakipagkita si Madison kay Jaime para sabihin niya ang tungkol sa kanilang dalawa ni Tyler. Ayaw niyang masaktan si Jaime dahil mabuti rin siyang kaibigan and Jaime deserve someone better. I'm sorry, Jaime. It's not my intention to hurt you. Bumalik na lahat ng alaala ko and Tyler is my husband. I'm 2.5 months pregnant. Wala nang paligoy-ligoy niyang saad. Tuluyan nang hindi nakapagsalita si Jaime. Pilit niyang pinoproseso sa utak niya ang mga sinabi ni Madison. Para bang napakahirap tanggapin dahil ngayon na lang siya nagkaroon ng pagkakataon para masabi at maipakita niya ang tunay na nararamdaman niya para kay Madison. But all this time, she's already married. Tumikim na muna si Jaime sa kanya pinunasan ang mga butil-butil na pawis sa noon niya. Alam niyang hindi nagbibiro si Madison dahil seryoso mukha niya. Wala sa itsura niya ang nagbibiro sa mga oras na ito. Muli siyang tipid na ngumiti at tumangutango. Really? I'm sorry, Madison. Aniya kahit na wala naman siyang ginagawang kasalanan kay Madison. Ang akala niya nagbibiro lang si Tyler nang sabihin niya ang relasyon nila ni Madison. Pero nagsasabi pala siya ng totoo. I should be the one who said that. I'm sorry, Jaime, kung naalala ko lang lahat. Wala kang kasalanan, Madison. Masaya na ako nakasama kita sa maiksing panahon at hinayaan mo akong makasama ka at maipakita sa iyo ang nararamdaman ko. Don't worry, I'm not mad. Kung saan ka masaya, I'll be happy too for you. Saka hindi naman kita aagawin kay Tyler at ilalay yung baby mo sa ama niya. If you love Tyler, then I respect that. Pero kung hindi ka kayang panindigan ni Tyler because of his first wife, I can be the father of your baby. Napangiti naman si Madison dahil handa siyang tanggapin ni Jaime at ang baby niya. I am living with Tyler now, kaya wala na ako sa kondo ko. Nakapag-usap na rin kami ni Clara and everything about us is okay now. I didn't mean to break your heart, Jaime, but I'm thankful that I met you. Can we be friends? Tumango at ngumiti naman si Jaime. Of course, friend. Inilahad ni Jaime ang kamay niya na malugod naman tinanggap ni Madison. Masakit pa rin kay Jaime na malaman ang totoo. Ang akala niya kasi ay nagbibiro lang si Tyler dahil may gusto siya kay Madison pero hindi pala. Ngayon, magkakaroon na sila ng anak. Ang saya pa naman niya nang malaman niyang magkakaroon na naman sila ng bagong project. Pero mukhang ibang tao na ang kukuha ng project nilang dalawa. Kung hindi lang din si Madison na makakapartner niya, ibibigyan niya na lang din si iba ang role at magpapahinga muna, lalo na ang puso niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Jaime. Let's eat, tapos ihahatid na kita para makapagpahinga ka na, anas ni Jaime. Tumango na lang si Madison at nang matapos silang kumain ay inihatid na nga siya ni Jaime sa bahay mismo ni Tyler. Hindi naman nila napansin na kanina pa nakasunod sa kanila si Tyler. Pinapanood ni Tyler si Madison at Jaime na kumakain sa restaurant.
Gusto niya sanang lapitan silang dalawa at takitin nang umuwi si Madison nang makita niyang masyado silang seryoso sa mga pinag-uusapan nila. Kaya hinayaan niya na lang at sinundan na lang ang mga ito hanggang sa makarating sa bahay nila. Ang ipinagtataka lang ni Tyler ay kung bakit nagpahatid si Madison sa mismong bahay nila. Hindi na muna bumaba ng kotse niya si Tyler at pinanood niyang pumasok si Madison sa bahay at ang pag-alis ni Jaime. Wala namang nakapansin sa kanya kaya nang masiguro niyang nakaalis na nga si Jaime ay saka naman niya pinasok sa loob ng garahe ang kotse niya at pumasok ng bahay. Bakit niya raw ako hinahanap? Tanong pa ni Madison kay Clara. Nang mapansin naman ni Clara si Tyler na nasa likod niya na si Madison ay nginuso niya ito kaya nilingon na ni Madison ang likod niya. Blanko lang naman ang mukha ni Tyler saka siya naupo sa sofa at inalis ang sapatos niya. Bakit hindi ka nagpapaalam sa akin na makikipagkita ka pala kay Jaime? Mahinaho naman ang tinig niya pero bakas pa rin na nagagalit siya. Naupo na rin si Madison saka niya binaba ang daladala niyang bag. Kapag ba nagpaalam ako sa'yo, papayagan mo ko? Kaya mas pinili mong tumakas, ganun ba? Ang akala ko ba ay naaalala mo na ang lahat ng tungkol sa atin, pero bakit pumayag ka pa rin sa kanyang makipag-date? Hindi maitago ang selos sa tinig ni Tyler. Napapataas na lang ng kilay si Clara sa dalawang kasama niya. Hindi pa rin niya maiwasang hindi masaktan, lalo na sa sobrang pag-aalalang ipinapakita ni Tyler para kay Madison. Hanggang ngayon ay naiinggit pa rin siya kay Madison. Hindi ako nakipagkita sa kanya para makipag-date. Alam mo naman na nililigawan niya ako, hindi ba? Sinabihan ko lang na itigil niya na because I'm pregnant and you're the father of my baby. Jaime is my friend and he deserves to know. Ayaw ko siyang iwan sa Erin, nangangapa kung ano nangyari sa aming dalawa. Are you still mad? Napatahimik naman si Tyler. Kung sinabi lang naman sana ni Madison kung anong purpose niya para makapagkita kay Jaime, papayagan niya naman to. Hindi ba kayo pwedeng mag-away sa loob ng kwarto nyo? Wala na ako naintindihan sa pinapanood ko. Saka ang sakit niya sa mata. Sita ni Clara sa kanila pero tila ba walang naririnig si Tyler at Madison. What did he say? Pinagpipilitan pa rin ba niya ang sarili niya sa'yo? Napapailing at napapabuntong hininga na lang si Madison. Ganun ba kalalim ang pagsaselos niya kay Jaime? Jaime's not what you think, Tyler. He's kind and he understand me. Tinanggihan ko rin yung upcoming project namin dalawa dahil hindi ko na yun magagawa dahil buntis na ako. Pwede bang huwag mo na siyang pag-initan ng ulo? Please? Nakikiusap niyang saad. Yeah, fine. Tila labag pa sa loob na sagot ni Tyler. Napapailing naman si Clara sa kanilang dalawa dahil talagang sa harapan niya nag-aaway ang dalawa. Parang kailan lang sa kanya sweet si Tyler pero ngayon kitang-kita niya kung paanong mahalin ni Tyler si Madison. Mapait na lang siyang napangiti saka siya tumayo at akma na sanang aakyat sa hagdan nang biglang sumakit ang ulo niya. Napahawak siya sa pasimano ng hagdan at hinawakan ang ulo niya. Ah! Daing niya dahil para bang pinipiga sa sakit ang ulo niya. Napatingin naman na sa kanya si Madison at si Tyler. Clara, are you okay? Mabilis na nilapitan ni Tyler si Clara para alalayan ito. Papaupuin sana ni Tyler si Clara sa sofa pero pinigilan siya ni Clara na bigla na lang maraming mga imahe ang nakikita niya sa isipan niya. Halo-halong mga imahe ang paulit-ulit niyang nakikita at alam niyang matagal na nangyari ang lahat ng yun. Let's divorce Tyler. Naririnig niya ang sarili niyang boses sa isipan niya. Clara, honey please, don't do this. Don't leave me. Ano bang nagawa ko para gawin mo sa akin to? Binigay ko lahat, minahal kita pero bakit hindi pa rin yun naging sapat sa'yo? Galit na wika ni Tyler sa kanya. Kitang-kitang sakit sa mga mata niya pero determinado na si Clara. Hindi na kita mahal, Tyler. Please sign our divorce. Walang emosyong wika ni Clara. Nang mabalik sa wisyo si Clara ay halos mawalan siya ng balanse. Nang maalala niya ang ilang mga alaala nila ni Tyler, 6 years ago before the accident of Tyler and Clara, walang tigil ang pagbagsak ng mga luha ni Tyler habang nakaluhod sa harapan ni Clara. Nagmamakaawang huwag siyang iwan nito. Matagal na silang kasal at ayaw niyang sirain ang pinangako niya kay Clara na mamahalin niya ito habang buhay at hindi niya hayaan na maghihiwalay sila. Tumingala naman si Clara sa kanya hinawakan sa braso si Tyler at pilit niya itong pinapatayo. Please stand up, Tyler. Don't do this to me. Just let me free. I'm begging you.
Nananatili pa rin nakaluhod si Tyler at sunod-sunod siyang umiling. Hindi siya papayag na iiwan na lang siya ni Clara. Ibababa niya ang pagkataon niya, ang pride niya. Kahit na ano pang sabihin sa kanya ng ibang tao, wala siyang pakialam basta mapanatili niya lang si Clara sa tabi niya. No, don't do this to me, Clara. What have I done? Tell me so I can change what you don't want about me. Hindi mo pa rin ba ako pakakawalan? Kahit na alam mong hindi na kita mahal? Kahit na iba ng mahal ko, Tyler? I fell out of love and I'm sorry. Don't do this to yourself. Pakawalan mo na lang ako so we have both have peace. I can accept you. Galit na galit na saad ni Tyler. Tumayo na siya, tinawakan niyang dalawang kamay ni Clara. Wala na siyang pakialam kung desperado na siya pero ayaw niya maghiwalay silang dalawa ni Clara. Bumalik ka lang sa akin. Handa akong kalimutan lahat ng kasalanan mo sa akin. Let's start over again and I will be a good husband to you. Pakiusap niya pero tipid na ngumiti si Clara sa kanya, inalis ang pagkakahawak ni Tyler sa kanya. It's too late, Tyler. I didn't mean to hurt you, but I found someone who will love me, who will always stay beside me at hindi ako ipagpapalit sa kahit ano. Kung masyado akong demanding, I'm sorry. I need you too, pero nasaan ka ba? You are always out of the country because of your business. Naintindihan ko naman that you are doing this for us, for our future. Pero binibigyan mo ba ka ng oras? Kahit isang araw na lang ibigay mo sa akin sa loob ng isang linggo, okay lang sa akin. Pero yung hirap na akong makasama sa loob ng isang buwan. I can't accept that. I love you, really. But I found someone na hindi ko kailangang humingi ng oras at atensyon. Wala naman akong pakialam kung gaano kakayaman. What I need is you. Your time, your presence, at hindi mo kayang ibigay sa akin. Mag-asawa tayo, Tyler, at hindi ako katulong mo na iiwan mo lang sa bahay. Maghahanda na pagkain mo bago umalis at bago umuwi. Hindi ko nararamdaman na mahalaga ako sa iyo dahil wala kang ibang iniisip ko hindi ang negosyo. Negosyo, sa negosyo na lang umiikot ang mundo mo. Pinakasalan kita dahil gusto ko na rin na magkapamilya na tayo. Hindi naman ako nagmamadali sa bagay na yon, pero sino ba talagang pinakasalan mo? Ako ba o ang negosyo nyo? Kasi mas marami ka pang oras sa business mo kaysa sa akin. Isang beses na nga lang kitang makasama sa loob ng isang buwan. Tapos aalis ka na naman because of your goddamn business meeting? Walang emosyon saad ni Clara. She really loves Tyler pero nakahanap siya ng pagmamahal at pagpapahalaga sa ibang tao. Hindi niya sinasadyang mahulog sa ibang lalaki. Habang si Tyler ay busy sa negosyo niya, pero hindi niya napigilan dahil yung hinahanap niya kay Tyler, ibang lalaki ang nagbigay nun sa kanya. Attention lang naman ang gusto niya mula kay Tyler, pero walang ibang inatupag si Tyler kung hindi ang negosyo. Napayuko na lang si Tyler. He now finally realized kung saan siya nagkulang sa asawa niya. Bahagya siyang umatras at mapait ng umiti. It is fault kung bakit gustong na makipaghiwalay ni Clara sa kanya. Dahil ang kalingang hinahanap sa kanya ng asawa niya ay nakuha niya sa ibang lalaki. I'm sorry, tanging wika ni Tyler. Wala siyang ibang sasabihin kundi ang salitang sorry dahil kahit ano pang sabihin niya, kung disidido na si Clara na hiwalan siya, wala na rin siyang magagawa. I'm really sorry, Tyler, but I want to be happy too. Alam kong hindi mapapantayan ni Joaquin ang yaman mo, pero hindi mo rin siya mapapantayan sa atensyon at pagpapahalagang ipinapakita niya sa akin. Yun lang ang mahalaga sa akin. Okay lang din naman sana kahit isang beses lang tayo magkasama sa loob ng isang linggo. Pero yung isang beses sa isang buwan, tapos aalis ka pa? Ayoko ng ganong klaseng relasyon. Sana sapat ng tatlong taong nagtiis ako sa ganong setup natin. Tatlong taon ako nanlilimos ng atensyon mo. Tatlong taon kitang iniintindi. Sapat na sigurong pagtitiis ko para pakawalan mo ko at hayaan na lang kami ni Joaquin. Mahal kita, Tyler. Maniwala ka pero mas nangingibabaw na sa puso ko si Joaquin. Hindi ko gustong lokohin ka habang wala ka pero siya yung nakakapagpangiti at nakakapagpatawa sa akin. Habang ikaw, nasa iba't ibang panig ng mundo para sa business mo. Mahaba pa rin wika ni Clara. Hindi na nakaimik si Tyler na magbagsakan ng mga luha sa mga mata niya. Seryoso na talaga si Clara na iwan siya. Desidido na siya sa desisyon niya. Pigil ang hikbi niya dahil para bang pinipiga ang puso niya. Hindi niya man lang namalayan na malaki na pala ang pagkukulang niya kay Clara. Wala siyang ibang nakikita kung hindi ang business niya. Tama naman si Clara,
hindi na balansin ni Tyler ang oras niya para sa business niya at kay Clara. Napatango-tango na lang si Tyler dahil wala siyang ibang magagawa kundi ang tanggapin ang pag-alis ni Clara sa buhay niya. Hindi ko intensyon na ganun ang mararamdaman mo habang nasa akin ka. Gusto ko lang naman na maging stable ng business ko pagkatapos lahat ng atensyon at oras ay ibibigay ko na sa'yo. I'm sorry kung ikinulong kita ng 3 taon at hindi man lang kita nagawang pasayahin. Umiling naman si Clara. Hindi ko pinagsisisihan na nakilala kita, Tyler. You also made me happy but it's not enough. Just sign the divorce and I'll leave it here. Iniwan na ni Clara ang divorce paper sa ibabaw ng center table. Tinitigan lang yun ni Tyler at mapait na ngumiti. Lumipas sa mga araw at hindi na talaga bumalik si Clara sa bahay nilang dalawa ni Tyler. Araw-araw pa rin naghihintay si Tyler na babalikan siya ni Clara at magbabagong isip niya na huwag na silang maghiwalay. Pero bigo silang dalawa. Hanggang isang araw, nagkaroon ng kulay ang mukha ni Tyler nang makita niya si Clara na nasa harapan niya. Bumalik ka, honest si Tyler kay Clara. Hindi ako bumalik para ayusin ang relasyon natin. Gusto kong aminin nating dalawa ang tungkol sa divorce natin sa mga magulang ko. Can you help me? Nawala ang natitirang pag-asa kay Tyler. Ang akala niya ibabalikan na siya ni Clara pero isang panaginip lang pala yun. Yeah, sure. Tanging sagot niya saka siya nagbihis at inayos niya ang sarili niya. Pagkatapos niya magbihis ay sumakay na silang dalawa sa sasakyan ni Tyler at tinungo ng daan papunta sa bahay ni na Clara. Nagsasama na ba kayo ni Joaquin? Pambabasag ni Tyler sa katahimikan nilang dalawa. We are planning to get married soon. Napahigpit ang pagkakahawak ni Tyler sa manibala niya. Bakit parang ang bilis naman yata para magpakasal silang dalawa? Napirmahan mo na ba yung divorce paper natin? Kukunin ko yun sa'yo bukas para maipasa na sa korte. Hindi pa, sagot ni Tyler na ikinakunot ng noon ni Clara. Matagal ko nang binigay yun sa'yo, pero bakit hindi mo pa rin pinipirmahan? Inaasikaso na namin ni Joaquin ang pagpapakasal namin. And I need it as soon as possible, galit niya ng saad. Hilaw namang natawa si Tyler. Minamadali ka na ba ni Joaquin na itali? Is he afraid na baka maagaw pa kata sa kanya? It's not like that. Akala ko ba'y nakapag-usap na tayong dalawa tungkol dito? Naiinis na wika ni Clara. Ano ba sa tingin mong nararamdaman ko't gagawin ko? Pagkabigay mo ng divorce paper ay pipirmahan ko na kaagad. Ganun ka ba talaga ka-excited na pakasalan ng lalaki yun? Hindi ko pa pinipirmahan dahil umaasa pa rin ako, Clara, na babalik ka sa akin, na baka sakaling magbago pang isip mo. Napahilamos na lang si Clara sa mukha niya. Just sign it! Dahil hindi na magbabagong isip ko. Hindi na magbabago at hindi na ako babalik, Tyler. Ano ba? Just let me go. Ganun na lang kadali sa'yo ang lahat? Pipirmahan ko naman eh, pero bigyan mo naman ako ng oras. Dahil dun lang sa papel na yun na matatawag kitang asawa ko. Dahil hindi rin madali para sa akin ang lahat. Sigaw na rin ni Tyler. Habang nasa biyahe silang dalawa, hindi nila namamalayang masyado ng mabilis ang takbo ng sasakyan nila. Stop the car, Tyler! Hindi talaga magandang idea nagpasama pa ako sa'yo. Blankong wika ni Clara. Stop the car! Shit! Galit na wika ni Tyler sa kanya mabilis na tinapakan ng preno pero hindi pa rin naging sapat yon. At dumiretso ang sasakyan nila sa intersection na siyang naging dahilan para mabangga sila ng isang malaking truck. Clara! Nalaki ang mga mata ni Tyler pero huli na ang lahat na mabangga sila ng sasakyan at tumama yun sa pwesto ni Clara para mas mapuruhan siya sa aksidente nilang dalawa. End of the flashback. Pagkatapos na nangyaring aksidente at magising si Tyler, pinirmahan niya ng divorce paper para sana ibigay kay Clara. Pagkagising nito pero umabot ng 6 taon bago nagising si Clara. Kaya si Tyler na lang ang nagpasa ng divorce paper nila sa korte. Nang sa ganun ay maging masaya na si Clara pagkagising niya. Nang maalala ni Clara ang lahat ay bumagsak ang mga luha niya, saka siya naupo sa sahig. Clara, tell me what is happening to you. I'm worried. Sad ni Tyler na nakatingin sa kanya. Nag-aalala na rin nakatingin si Madison kay Clara dahil bigla na lang itong umiyak. I'm sorry Tyler. Paulit-ulit niyang wika kaya hindi maintindihan ni Tyler kung para saan ang mga sorry ni Clara sa kanya. Sorry for what? Naguguluhan niyang tanong. For everything, sorry for hurting and leaving you 6 years ago. Panandalian na patulala si Tyler dahil para bang alam niya nang ibig sabihin ng sorry ni Clara. You remembered? Tumango naman si Clara bilang sagot. Tahimik lang naman si Madison na nakikinig sa kanila
at naguguluhan kung ano bang pinag-uusapan nilang dalawa. You're not mad at me, right? Ngumiti naman si Tyler. Why would I? Because of you, we both found our soulmate. And your soulmate's still waiting for you, Clara. Pagtutukoy niya kay Joaquin. Naalala naman na ni Clara kung sino na talaga ang lalaking mahal niya at nasasaktan siya dahil ilang beses niya itong pinagtabuyan na mag-cross ang mga daan nilang dalawa. 6 na taon nang nakalipas kaya hindi alam ni Clara kung naghihintay pa rin ba sa kanya si Joaquin. Paano kung may sarili na rin pala itong pamilya o mga anak na rin? Paano nila siya kinuha ng tadhana ang 6 na buhay sa buhay niya? Hindi pa huli ang lahat, Clara. Joaquin's still waiting for you. He's still single. Really? Masayang tanong ni Clara. Nagkaroon ng pag-asa ang mukha niya para maayos pa nila ni Joaquin ang relasyon nila. Ngumiti at tumangon naman sa kanya si Tyler. Hindi kita pinapaalis dito sa bahay dahil gusto pa rin kitang manatili sa buhay ko. Nagising ka mula sa coma na ako ang naaalala mong mahal mo. Pinastay kita rito hanggang maalala mong lahat para hindi naman mabigat ang pag-alis mo rito at hindi ka aalis na nasasaktan ka dahil ako pa rin ang naaalala mo. Naiintindihan naman na lahat ni Clara ang lahat ng ginawa ni Tyler sa kanya. Tiningnan ni Clara si Madison. I'm sorry, Madison. Dahil ang taong dapat nakasama mo noong nagpapagaling ka ay kasama ko. I'm sorry kung late kong naalala ang lahat. Hinging paumanhin niya. Ngumiti rin sa kanya si Madison saka siya umiling. Hindi pa naman huli ang lahat, Clara. The important now is naalala mo na ang lahat. Hindi mapigilan ni Clara ang paglandas ng mga luha niya. Hindi na mawala sa isip niya si Joaquin. Kaya pala ganun na lang ang gaan ng pakaramdam niya nang makasama niya si Joaquin. Hindi man lang nakilala ng puso niya ang tunay na nagmamayari sa kanya. I'm sorry, but I have to go now. I need to find Joaquin. Aniya, hinayaan naman na siya ni Tyler at Madison. Sinundan na lang nila ito ng tingin. Hanggang sa makalabas na si Clara. Muling napangiti si Tyler dahil masaya siyang naaalala na lahat ni Clara. Hindi na siya mahihirapang iwan si Clara. Hindi na rin kailangan mag-move on ni Clara dahil matagal namang naka-move on si Clara sa kanya kung hindi lang nangyari ang aksidente. Sigurado ka bang naghihintay pa rin si Joaquin sa kanya? Paano ka nakakasiguro? Kuryosong tanong ni Madison. Ayaw niyang umasa si Clara sa sinabi ni Tyler para malaman ni Clara na may ibang pamilya na pala si Joaquin o baka naghahanap na ng iba. Pinaimbestigahan ko si Joaquin at nalaman kong hanggang ngayon single pa rin siya at palihim niyang dinadalaw si Clara na makapagdesisyon na kung bumalik dito sa Pilipinas. Hindi niya naman yun gagawin kung hindi niya hinihintay ang pagising ni Clara. Napatango-tango naman si Madison. Ngayon, magiging maayos at formal na ang paghihiwalay nila ni Clara nang walang masasaktan. Hinawakan ni Tyler ang kamay ni Madison sa kanya yun hinalikan. Now, I'm all yours, honey. Saad ni Tyler sa kanya, hinapit ang bewang ni Madison para mas mapalapit ito sa kanya. Napangiti na lang si Madison. Wala na makapagsasabi sa kanya na nang-aagaw siya ng asawa ng iba dahil matagal na silang hiwalay bago pa man siya dumating sa buhay ni Tyler. Siniil na ng halik ni Tyler si Madison. Magiging malaya na silang lahat. Kung meron man silang dapat alalahanin ngayon ay ang paghuli sa taong gustong pumatay kay Madison. Thank you for loving me, Tyler. Anas ni Madison na maghiwalay ang mga labi nila sa isa't isa. I will love you forever, Madison. Forever and no one can destroy us. Isang mahigpit na yakap ang ginawad ni Madison. Pareho silang nagkaroon ng hindi magandang nakaraan sa mga partner nila. Pero ngayon, masaya na sila sa piling ng isa't isa. Lahat sila ay naging busy na dahil sa huling linggong taping nila. Palingalinga sa paligid niya si Lizal. Sinisiguro niyang walang makakakita sa gagawin niya. Nang makita niyang peking baril ay palihim niyang kinuha yon sa kanya pinalitan ng totoong baril. Saka siya umalis na parang walang ginawa. Napangisi na lang siya dahil ang binabalak niyang gawin ngayong araw ay isisi niya sa production team. Bumalik na siya sa kinaupuan niya at pinanood ang mga kapwa niya artista sa mga scene nila. Hinanap din ang mga mata niya si Madison. Enjoy your remaining time, Madison. I'm sorry but I will not let you destroy my career and my name. Mahina niyang wika sa sarili niya. Sa kanya pinagkrus sa mga binti niya at muling pinanood ang mga artistang nasa harapan niya. Ready the gun and you, Madison, sigaw ni Gary. Inihanda naman ng mga staff ang mga gagamitin ni Madison. Nasa tulay sila ngayon at sinuot na kay Madison ang safety harness para maging alalay sa kanya kapag nahulog na siya sa tulay pagkatapos niyang barilin.
Parente lang na nakaupo si Lizal at pinapanood ang mga bising mga staff para asikasuhin si Madison para masiguro nilang magiging maayos ang pagbagsak niya mula sa tulay. Tapos na ba? Sigaw ni Gary. Okay na po, Derek! Sagot naman ng mga to. Ibinigay na rin nila kay Candy ang baril dahil siyang gagamit ng baril para barilin ang karakter ni Madison. Okay, ready! Sigaw ni Gary. Marami naman na naghihintay kay Madison sa ibaba. Nagsimula ng taping nila hanggang sa barilin ni Candy si Madison na naging dahilan ng pagbagsak niya mula sa tulay. Patuloy pa rin ang pagkuha ng video ni Gary sa pagbagsak ni Madison. Cut! Good! Sigaw niya. Napatayo naman si Lizal at kunot noong tinignan si Candy na nasa itaas ng tulay. Hindi putok ng tunay na baril ang narinig niya, kundi tunog lang yun ng isang laruan na baril. Anong nangyari? Tanong ni Lizal. Dahil sigurado siyang napalitan niya ang baril na gagamitin dapat ni Candy para kay Madison. Hindi mo ba nakita? Ang galing nga ng pagbagsak ni Madison eh. Parang totoo, sagot ni Karel sa kanya. Alam ko, pero hindi yun ang tinutukoy ko. Galit na saad ni Lizal saka siya umalis. Sigurado siyang may nag-alis ng totoong baril, pero sino? Chinek ba ng staff ang baril bago nila binigay kay Candy para masiguro talaga nilang hindi totoong baril ang tatama kay Madison? Bumalik si Lizal sa tent at dahil busy naman silang lahat, dahil nakatuon ang atensyon nila sa taping, walang naiwang tao sa mga gamit. Nagsalubong ang mga kilay ni Lizal nang makita niya si Rohan. What are you doing here? Nagtatakang tanong ni Lizal. Seryosong mukha ni Rohan na nakatingin kay Lizal. Hindi ako papayag na papatay ka ng tao, Lizal. Ano bang nangyari sa'yo? Ganyan ka na ba kasama at kadesidido na manatiling malinis ang pangalan mo? Papatayin mo talaga si Madison? Hilaw na natawa si Lizal. Kung ganun, si Rohan ang nagpalit ng baril. Ah, pinalitan mo? Ano bang pakialam mo? Ikaw na nga yung tinutulungan ko. Dahil kapag nalaman lahat ni Madison, damay ka rin. Alam ko, Lizal. Pero tama na to. Hindi natin kilala si Mr. Moya. At hindi natin alam ang pwede niyang gawin. Tahimik naman na sila eh. Kaya bakit hindi mo nalang ibaon sa limot ang lahat? Tama na. Nakikiusap na wika ni Rohan. Hindi sila nananahimik, Rohan. So wake up! Hanggang ngayon patuloy pa rin nagsasend sa akin ng email ang tao nagbablockmail sa akin. Gusto nilang aminin ko sa publiko ang lahat ng ginawa natin. Pero hindi ko yun gagawin kaya papatayin ko na lang siya. Hindi na alam ni Rohan ang gagawin niya kay Lizal. Nagawa niya talagang palitan ng isang laruan na baril na gagamitin kay Madison. Mabuti na lamang at napalitan niya rin ito kaagad at walang nangyari kay Madison. Ngayong bumalik na ang nawalang alaala ni Clara, ito na din kaya ang simula ng masaya niyang puso kasamang lalaking tunay niyang minamahal. At si Lizal, kailan ito titigil sa paggawa ng masama kay Madison? Mabulgar na kaya ang lahat ng mga kasalanang ginawa niya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.